Nandito na ba ang bibinyagan? Tanong ni Chloe sa isang sakristan ng simbahan. Opo, sister. Sagot nito. Sige, sabihin mong hinihintay na lang natin si Father. Nasa opisina ng simbahan si Chloe at may inasikasong mga papeles. Ito na ang 3rd taon na simula nang pumasok siya sa kumbento at naatasan siya ngayong buwan na tumulong sa simbahan ng Santa Rosa. Kaunti na lang ay magiging isang ganap na madre na siya. Ngayong araw nga ay araw ng pabinyag sa mga bata. Binasa ni Chloe ang listahan ng mga batang binibinyagan. May isang pangalan na kumuha ng atensyon niya. Simon Michael Greer Jr. Mapait na napangiti si Chloe. Kilalang kilala niya ang pangalang yun. Talagang habang posible na ang tatay ng batang ito ay ang kanyang dating nobyo? Naalala niya noong college pa nga sila. Madalas siyang biruin ng nobyo na gusto nito ng maraming anak. Yung makakapag-basketball na 2 team. Pero noong nagkaanak sila, iniwan siya nito at hindi na nagpakita pa muli. Hindi man lang siya nito nadamayan noong isinilang niyang wala ng buhay ang kanilang anak. Ang sunod-sunod na mapapait na pangyayari ang nagtulak kay Chloe na sundin ang gusto ng ina niyang magmadre siya. Habang naghihintay ay hindi na iwasan ni Chloe ang magbalik-tanaw sa nakaraan. Inalala niya mula sa mga pinakamagagandang alaala nila hanggang sa pinakamasasakit. Ito nga ang flashback ng nakaraan. Salubong ang 2 kilay ni Chloe habang nakatayo sa harapan ng itim na pinto ng kwarto. Lagpas alas 7 na nga ng umaga pero ang boyfriend niyang si Simon ay tulog pa rin hanggang ngayon. Simon Greer, gumising ka na! Malilit tayo dahil sa katamaran mo. Sigaw ni Chloe habang kinakatok o mas tama atang sabihing kinakalampag ang pinto ng kwarto. Ewan ko na lang kung hindi pa siya magising. I'm being ultra mega noisy right now. Sabi ni Chloe sa isip. Ano ba naman Chloe? Ang aga-aga para magsisisigaw ka riyan. Umirap si Chloe nang marinig ang sigaw ni Simon. Ginaya niya ito na parang naiinis nga. Kahit hindi naman nakikita ang mukha niya. Parang hindi naman siya sumisigaw sa lagay na yun. Parang baliw rin talaga si Simon minsan. Baka gusto mo tumingin sa orasan. Alas 7 na at magsisimula ang klase ng alas 8. Pagkatapos marinig ang oras, ay nagmura naman si Simon. Hula ni Chloe ay nagmadali na nga rin ito bigla base sa ingay na nasa loob ng kwarto. Mauna na nga ako. Ayokong malit. Kakainis ka. Sabi ni Chloe. Graduating pareho sa kolehiyo sina Chloe at Simon. College sweetheart sila at mag-aapat na taon nang magnobyo. Nakatira na sila sa isang apartment ng malapit sa university para makatipid. Wala na rin namang nagawa ang mga magulang nila dahil nga malalaki na sila at may sarili ng desisyon. Bumalik na nga sa sala si Chloe para kunin ang kanyang bag. Napatingin si Chloe sa salamin. Numiti siya. Nag-fierce. At kahit wacky, ay hindi nito pinalampas na para bang nagse-selfie lang ito. Nagpapakyut sa harapan ng salamin. Oh well, ang ganda ko talaga. Hinawi nito ang buhok at lumabas na nga ng kwarto. Buti na lang ay nakarating siya ng tamang oras at nahanap ang mga kaklase niya. Kung nalita ko, ay talagang yari sa akin ang boyfriend kong mas mabagal pa sa pagong. Makailang ulit nang napingot ni Chloe ang tenga ni Simon sa isip dahil sa sobrang inis. Kung hindi lang niya ito nobyo? Kasi hodang mag-aksaya siya ng oras kakagising lang sa lalaking yun. Naglakad takbo tuloy ako nang wala sa oras. Hindi pa rin nawawala ang inis si Chloe. Gusto pa naman niyang mabighani ang lahat sa ganda niya. Kaso, kabaliktaran ang nangyari. Ang haggard niyang tignan. Walking distance lang ang apartment nila. Aabot lamang ng 10 minutong paglalakad. But Simon, being Simon, dinadala pa din niya ang kanyang itim na BMW. Lumaki kasi itong laki sa luho, laki sa layaw. Mayaman kasi ang pamilya. May kaya din naman ang pamilya ni Chloe pero hindi ito maikukumpara sa yaman ng pamilya ng lalaki.
Kasalukuyang naglalakad sa hallway si Chloe, papunta sana sa library dahil wala na nga siyang gagawin dahil unang araw pa lang ng klase. Chloe! Lumingon si Chloe at nagdingning ang mga mata nang makita ang kaibigang si Nicolo. Nicolette, sa gabi. Napangiti siya ng malawak sabay kaway na parang balikbayan sa airport. Dahilan upang pagtinginan ito. Naningkit ang bilugang itim na mga mata ni Chloe. Maganda kasi talaga ang dalaga. Maputi at makinis ang balat na maaaring namana daw niya sa kanilang ninunong may lahing Espanyol. Maliit, ngunit matangos ang ilong at manipis ang natural na mapula-pulang labi. Marami ang nagsasabing mukha raw siyang manika. Nick! Oh my gosh, I missed you! Tumakbo si Chloe para yakapin ang kaibigang si Nicolo. Naging magkaibigan sila noong high school. Paano? Ay pinuna ni Nicolo ang shade ng foundation niya. Malamang! Gulat na gulat si Chloe. Paano ba naman? Napakagwapo ni Nicolo at lalaking-lalaking tignan, tapos ay pinuna nito ang shade ng foundation. Ilang lalaki ba ang eksperto sa ganun? Kaso nga lang, hindi pa rin siya out and proud. Tinatago pa rin ang kanyang beautiful skeleton sa loob ng kanyang pink closet. Kailangan nating magkwentuhan. Matinis ngunit mahinang bulong ni Nicolette sa tenga ni Chloe. Baka kasi may ibang makarinig. Takot siyang mabuko dahil baka makarating sa kanyang angkan na nagmula sa isang striktong pamilya. Humiwalay si Chloe sa yakap niya. May klase ka ba? Free ako ngayon. Mamaya pa ang klase ko. Tara! Excited na sagot ni Nicolo. Siniko ni Chloe si Nicolo nang mapansin ang mga nakatingin sa kanila. Mga chismoso. Tara na nga! Bulong ni Nicolo. May pagkamahadera talaga si Chloe. Inangkla niya ang braso sa braso ni Nicolo na bahagyan itong ikinagulat. Ay! Kaloka ka girl, gustong-gusto mo talagang nachichismis ka, no? Tumawa lang siya bilang sagot. Natuwa siya kasi nang marinig ang chismis tungkol sa kanya, lalo na kapag alam niyang wala itong sense at hindi totoo. Minsan nga nahihiwagaan si Chloe dahil hindi niya alam kung saang planeta nakukuha ang mga pinagkakalat ng mga marites tungkol sa kanya. Parang pang out of this world kasi. Feeling ko celebrity ako. Yan mo na? Natawa ang dalawa sa sinabi ni Chloe. Natabunan ang tawa na nilang dalawa nang biglang nagtilian ang mga babae. Napairap si Chloe nang ma-realize kung anong nangyayari o mas tamang sabihin na kung sino ang parating. Sikat na sikat talaga ang boyfriend mo, girl! Sabi ni Nicolo habang nakatingin kay Simon. Nagniningning ang mga mata nito at kulang na lang ay maglaway. Napairap si Chloe sa nasaksihang reaksyon nito. Tagalan mo pa ang ganyang tingin, Nick, at siguradong malalaman na ng buong university ang sikreto mo, bala ka. Pananakot nga ni Chloe na umani ng irap mula kay Nicolo. Hinila na nga ni Chloe si Nicolo dahil mukhang balak pa nitong busugin ang mga mata sa view. Napahiling siya. Baby, huminto si Chloe sa paglalakad at nilingon ng lalaking tumawag sa kanya. Ano? Mataray niyang tanong dito. Hindi pa rin nawawala sa isip na muntik na nga siyang maliit kanina dahil dito at sinigawan pa siya nito kanina. Nag-aaya ang mommy mag-dinner sa bahay. Maraming babae ang umirap kay Chloe. Sa inis ay napamewang siya at hinarap ang mga nakikiusyoso. Ano, girlfriend niya ako? Oo. Anong problema niyo? Huwag niyo nga akong tinitignan ng ganyan. Palaban nga na sabi ni Chloe. Tumawa naman si Nicolo, maging si Simon. Umirap naman si Chloe. Ewan ko sa inyo. Nicolo, tara na nga. Kinagabihan, nagpunta nga sila Chloe at Simon sa bahay ng mga magulang ng binata para maghapunan. Mababait naman ang mga ito at tanggap na tanggap si Chloe. Kailan niyo balak magpakasal? Kailan niyo balak bigyan kami ng mga apo? Ayos lang sa amin kung pagka-graduate na pagka-graduate ay magpapakasal na kayo agad. Sabi nga ng mami ni Simon. Ma'am, masyado pa atang maaga para dyan. Natatawang sabi ni Simon. Diba, Chloe? Ngiting sabi naman ng ina ni Simon sa babae. Tahimik lang nang umiti si Chloe. Biglang nabuhay ang takot sa puso niya.
Paano ay magdadalawang buwan na nga siyang hindi dinaratnan? Basta makapagtapos kayo ng pag-aaral, okay na kung gusto niyo nang lumagay sa tahimik. Buong gabi ay halos hindi nagsalita si Chloe. Hanggang sa makarating sila, sa apartment ay nagtataka siyang tinignan ni Simon. May problema ba? Tanong nito kalaunan. Wala naman. Umiling si Chloe. Medyo pagod lang. Gusto mo ng massage? Nakangising tanong ni Simon. At agad namang naintindihan ni Chloe kung anong message ang sinasabi ni Simon. Tigilan mo nga ako. Pagod na nga yung tao eh. Inirapan nga ni Chloe ang boyfriend pero napangiti naman ang yakapin siya nito. Ito naman, hindi na mabiro. Nako, ewan ko sa'yo. At kung pumayag ako, biro pa rin ba? Sabi ni Chloe. Aba syempre, tototohanin na. Natawa si Chloe sa naisip dahil sa sinabi ni Simon. Pero kunwari inis pa rin siya. May binabala kasi siyang iutos sa lalaki. At ang pinakamabisang paraan para mapasunod ito ay ang magtampo siya. Tinalikuran ni Chloe si Simon. Ewan ko sa'yo. Kinalabit naman siya ng binata. Uy, sorry na. Nagbibiro lang naman ako. Hindi kumibo si Chloe. Sorry na, okay? Hindi na kita aasarin at hahayaan na kitang magpahinga. Sabay halik nga ni Simon sa noon ang babae. Tinaasan lang siya ng kilay ni Chloe. Papahirapan niya muna ito ng konti. Imbes na pag-aanin mo ang pakiramdam ko, nangiinis ka pa, sabi ni Chloe. Uy, grabe, syempre. Gusto ko namang pag-aanin ang pakiramdam mo. Ano bang gusto mo? Lihim na napangiti si Chloe sa narinig. Pagkain, ipagluto mo ko. Hindi ba, kakakain lang natin? Takang tanong ni Simon. Hinarap ni Chloe ang nobyo at sinamaan ito ng tingin. O bakit? Tumataba na ba ako? Hindi mo na ba ako mahal pag mataba na ako? Tanong nga nito. Mabilis na umiling si Simon. Hindi ah, napaka-sexy mo kaya. Pero ang totoo ay napapansin ni Simon ang pamimilog ng katawan ng nobya. Napapalakas din ang kain nito sa mga nagdaang araw. Ito na, ipagluluto na kita mahal. Pero kiss muna. Ngumusis si Simon. Hinalikan naman ito ni Chloe at ngumiti. Thank you. Bilisan mo na. Pancakes at bacon ha. Yes, bossing. Sabi pa nga ni Simon at sumaludo pa nga sa nobya bago lumabas ang kwarto. Yun nga lang nakatulog na rin si Chloe. Kalaunan. Kinailangan pa nitong gisingin ni Simon nang matapos magluto. Isang araw, nasa coffee shop sina Chloe at Nicolo, malapit sa university at naghihintay ng oras para sa susunod na klase nila. So, kamusta ang family dinner last time? Tanong ni Nicolo. Okay naman, tipid na sagot ni Chloe. Eh bakit parang hindi ka nag-enjoy? Tanong ni Nicolo bago sumimsim sa caramel macchiato na in-order nito. Hindi naman sa ganun. Masarap naman ang pagkain at mabait sila tita at tito kaso. Sagot ni Chloe habang nilalaro ng tinidor ang cheesecake sa platito. Kumunot ang noon ni Nicolo. Parang lalaki-lalaki tuloy itong tignan. Kaso ano? Bumulong ang babae. Nicolo, may problema ako. Halata ang pagkabagabag ni Chloe. Sumeryoso naman si Nicolo. Makikinig ako. Nagdadalawang buwan na kasi akong hindi dinaratnan eh. Sagot ni Chloe. Nakuhang babae ka. Buntis ka ba? Sabi nga ni Chloe sa kaibigang Becky. Hoy! Hinaan mo naman ang boses mo. O gusto mo bigyan kita ng mic para marinig na ng lahat ang sinasabi mo. Sita ni Chloe dito. Sorry na. Eh kasi naman, nakakaloka ka. Alam ba ni Simon? Umiling si Chloe. Hindi. Naningkit ang mga mata ni Nicolo. Eh kailan mo balak sabihin? Kapag nakapag-take na ako ng pregnancy test. Malay natin. Baka naman kasi delayed lang talaga ang period ko. Pangungumbensi ni Chloe sa sarili. Hay nako ka. Sana nga. Kundi yari ka sa mga magulang mo, sabi ni Nicolette. Yun nga, ang mas ikinakakaba ni Chloe. Sobrang konserbatibo ng mga magulang niya at relihiyoso. Sagad, lalo na ang kanyang ina. Baka kung anong gawin ito
o kaya e atakiin sa puso kapag nalamang buntis siya. Hayaan mo na nga muna, huwag mo nang isipin. Pagpapakalma nga ni Nicolas sa kanya. Mas bet ko kung Becky language ang gamitin mo, pampagaan ng loob ko. Pangasar ni Chloe. Pinanlakihan siya ni Nicola ng mga mata, ngunit tinawanan lang niya ito. Patuloy lang sila sa panakanakang kwentuhan habang kumakain hanggang sa hindi na nga nila namalaya ng oras. Nako, tara na, anong oras na? Tila nagulat ang dalawa nang mapagtantong inabot na pala sila ng isang oras sa pagkukwentuhan. Oo nga, hindi natin napansin ang oras ha. Sinenya sa ni Chloe ang waiter na lumapit para ibigay ang bill. Agad naman itong tumalima. Kukuha na nga sana ng pera si Chloe sa wallet nang makitang mabilis na naglapag ng 1,000 piso si Nicolo sa lamesa. Keep the change. Ngumiti si Nicolo kaya naman nagtaka si Chloe. Tumingala siya at nakita ang mukha ng waiter. Namilog na lang ang bibig niya nang mapagtanto kung bakit biglang naging galante ang kaibigan. Naalala din niyang may sinusulyap-sulyapan nito kanina habang nag-uusap sila. Marahil, cute ang waiter na yon. Nauna nang tumayo ito, kaya naman tumayo na nga rin si Chloe at inangkla ang braso niya sa braso nito. Tinignan siya ni Nicolo na parang nagtatanong kung ano ba ang ginagawa niya. Pinigilan ni Chloe na matawa hanggang sa makalabas sila ng coffee shop. Noon pinakawala ni Chloe ang pinipigilang tawa. Anong tinatawa-tawa mo, bruha? Masungit na tanong nito. Ikaw, Diyos ko, nagpapakyut ka sa waiter kanina pa. Ani nga ni Chloe. Excuse me ah, hindi no. Namumula ka kaya. Pasensya na, galit ka ba? Nag-asaran pa nga ang magkaibigan. Hanggang sa nakarating na nga sila sa entrance ng university. Nang biglang, hep hep, bakit magkasama na naman kayo? Nagsaselos na ako ah. Biglang sabi nga ni Simone. Hindi naman siya masisisi ni Chloe dahil hindi naman alam ni Simone na bakla si Nicolo. Malamang magsaselos talaga ito. Diyan na nga kayo, mauna na ako sa klase ko. Sabi na nga lamang ni Simone at nag-iba nga ang mood. Nang sila Chloe at Nicolette na nga lamang ang magkasama, OMG, ang overprotective naman ng boyfriend mo te. Napagkamalan patuloy na naghaharutan tayo. Ay nako, kung alam lang niya na ang kagaya niya ang type ko. Sabay na tawa nga ang dalawa. Nagpunta na nga sila ng classroom. Kaso, hindi pa nga nakakarating sa room ay nakaramdam na si Chloe ng kakaiba. Tumakbo siya kaagad sa banyo. At doon nga, nagduduwal. Wala naman siyang isinuka. May nakain ba akong hindi maganda? Tanong ni Chloe sa sarili. Matapos halos yakapin ang toilet bowl. Hindi yun ang huling beses na nakaramdam ito ng kakaiba. Isang araw habang nasa klase ay nawalan siya bigla ng malay sa sobrang pagkahilo. Dinala naman agad siya sa klinik. Dali-dali naman siyang pinuntahan ni Simone nang marinig ang balita. Anong nangyari? Okay ka lang? Napapadalas ata ang pagkahilo mo ah. Dahil doon ay tanong na nga ni Simone. Chloe, kailan ka huling dinatnan? Kinabahan agad si Chloe sa bungad ng nurse sa kanya. 2 buwan na ho akong hindi dinaratnan. Mahinang sagot niya. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko, ihaha. Pero, may nangyari na ba sa inyo ng boyfriend mo? Tanong nga ng nurse nang makaalis na nga doon si Simone. Nahihiyang tumango si Chloe. Kumuha ng pregnancy test kit ang nurse at iniabot kay Chloe. Medyo maaga pa, pero subukan na rin natin. Okay po. Dahan-dahang tumayo si Chloe, kinakabahan na pumunta ng banyo. Bawat segundong lumipas ay parang bato na bumabara sa dibdib niya. Hindi sapat ang salitang kaba para i-describe ang nararamdaman ng dalaga. Habang naghihintay ng resulta ay samot-saring tanong ang pumasok sa isip niya. Paano kung buntis nga siya? Anong gagawin niya? Paano niya sasabihin kay Simone? Matatanggap ba ng parents nito? Tumulo ang luha ni Chloe nang makita ang resulta ng pregnancy test. Positive. Paglabas niya ay napayakap na nga lamang si Chloe sa nurse. Nurse, anong gagawin ko? Pag-iyak nga niya. Tinapik-tapik siya ng nurse sa likod. Alagaan mo ang sarili mo para sa baby. Baby? Nagulat si Chloe nang marinig ang boses ni Simone.
Hindi niya napansing pumasok na pala ito ng clinic ulit. Tinignan niya ang salubong nitong kilay. "Buntis ka?" tanong nga nito. Umiiyak na lumapit si Chloe kay Simon. "Yes, I'm sorry." Pumiyok pa nga ang dalaga habang umiiyak. Niyakap siya ng mahigpit ni Simon. "Shh, tahan na. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Sa totoo lang, kinakabahan ako at natatakot pero masaya akong malaman na magiging daddy na pala ako nang nasa sinapupunan mo." Napatingala si Chloe. "Talaga? Hindi ka galit?" tanong nito. "Of course not. Kung gusto mo, eh bukas na bukas pakakasalan na kita." Mayabang pa nga nasabi ni Simon. "Iho, ano ka ba naman? Magpo-propose ka na lang rin. Eh sa school clinic pa." Natatawang komento ng nurse. Napakamot naman ang ulo si Simon. "Sorry ho." Bumaling siya kay Chloe nang may ngiti sa mga labi. "Umuwi tayo mamaya sa bahay niyo. Sasabihin natin nang sabay ang balita sa parents mo." Napangiti na nga lamang si Chloe pero ang totoo kinakabahan siya. Kinagabihan nga ay kabadong kabado si Chloe nang nagpunta sila sa bahay ng mga magulang niya. Nasa pagkainan sila at hindi siya mapakali. Hinawakan ni Simon ang kamay niya na para bang pinalalakas ang loob niya. "Bakit biglaan naman ata ang pagpunta niyo? Akala ko ba ay busy dahil graduating na kayo pareho?" tanong ng mama ni Chloe na si Inez. "Chloe, nagsimba ka ba kahapon?" "Opo ma, nakapagsimba ho ako." "Mabuti naman, wag na wag mong kakalimutang magsimba." Paalala nga nito. "Opo ma," sagot ni Chloe. "Magandang gabi po, tita." Magalang na bati ni Simon. Tumangulang si Ines. Kahit na ideal son-in-law, ang binata ay hindi ito lubos na gusto ni Ines. Sa katunayan, walang gusto ang nanay ni Chloe para sa kanya. Pangarap kasi nito na maging madre ang anak. Minsan nga, nahihiya si Chloe sa nobyo dahil ibang-iba ang pagtanggap dito ng pamilya niya kaysa sa pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Simon. "Ano bang ating iho?" tanong ng papa ni Chloe na si Greg. Diretsahang pag-amin na nga ni Chloe. "Ma, pa, buntis po ko." "Ano?" Tumayo bigla ang ina ni Chloe. Dahilan kung bakit ang upuan na gamit nito ay bumagsak sa sahig. Lumikha ito ng ingay. Tumayo siya at hinawakan ito sa balikat at pilit itong pinakakalma. "Simon, umuwi ka na muna sa bahay niyo." Nagulat siya sa sinabi ng ina. Nagulat si Chloe sa sinabi ng ina dahil hindi niya akalaing direkta nitong paaalisin si Simon. "Mama!" Pigil niya dito. "Pero tita, nandito kami para pag-usapan ng kasal. Ang sabi ko, umuwi ka na." Tumamlay bigla ang mga mata ni Simon dahil sa pagtataboy sa kanya ng nanay ni Chloe. Pero saglit lang at nawala agad yun. Tinignan niya ang nobya at ngumiti para ipakitang okay lang siya. "Sige ho, mauuna na ako. Chloe, tatawagan na lang kita mamaya." Dali-dali siyang sumunod sa kanyang nobyo nang lumabas ito ng bahay. Kahit naman mukha itong okay ay alam ni Chloe na nasaktan ito sa pakikitungo ng mama niya. Naabutan niya itong akmang bubuksan na ang pinto ng kotse. Tinawag niya tong Simon. "Bakit sumunod ka pa?" tanong nito. "Gusto ko lang makasigurong okay ka." Naglakad si Chloe palapit kay Simon. "Siyempre naman okay ako." "Normal na reaction lang naman yun." Nagulat siyempre at buntis ang nag-iisang anak nila. Natigilan ito nang biglang niyakap ni Chloe ang lalaki. Alam niya na kahit gaano man ito katapang tignan, nasasaktan at nalulungkot din to. "I'm sorry." Masuyong sabi ni Chloe. "Pumasok ka na sa loob." Utos naman ni Simon. "Pero, pumasok ka na. Okay lang talaga ako. Sa susunod ko na lang kakausapin ng mga magulang mo. Uuwi na ako." Kumawala ito sa yakap niya. "Good night, Simon." Bumalik na nga ito sa bahay. "Ano to, Chloe?" Galit na sigaw ng ina nitong si Inez. Kahit na pinapakalma ito ng asawang si Greg, hindi pa rin ito tumitigil sa kakatalak. "Sinasabi ko na nga bang walang magandang idudulot ang pagnonobyo mo na yan. At nung nagpumilit kang tumira sa iisang bahay kasama siya, nangako ka magtitino ka. Anong ibig sabihin nito?" "Mama, I'm sorry, hindi naman namin sinasadya."
Pinutol ni Ines ang sasabihin sana ni Chloe. Hindi sinasadya. Paanong nakabuo kayo kung hindi sinadya? Ano ka? Si Virgin Mary? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, ma. Bumuntong hininga si Chloe. Samantalang ang mama niya ay inilabas ang rosaryo at nagtanda ng krus. Diyos ko, patawarin niyo ho ang anak ko. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Napangiwi na nga lamang si Chloe at tumingin sa amang si Greg. Umakyat ka na sa kwarto mo. Ako nang bahalang kumausap sa mama mo. Sabi nga nito. Mukhang mas naiintindihan pa nga siya ng kanyang papa. Matapos ang ilang linggo ay kumalma naman ang kaunti ang mga magulang ni Chloe. Samantalang ang mga magulang ni Simone ay tuwang-tuwa nang malamang magkakaapo na ang mga ito. Pagkatapos ng graduation, magpapakasal na kayo habang hindi pa lumulobo ang tiyan ni Chloe. Para, okay pa rin ang wedding gown niya. Excited na suggestion pa nga ng mami ni Simone na si Lorna. Nako, napag-usapan na namin yan ng anak ko, Lorna. Hihintayin na munang mga anak siya bago pag-usapan ng kasal. Mabilis na kontra naman ng ina ng babaeng si Ines. Ganun ba? Tinignan ni Lorna si Chloe at tumango naman ang huli. O siya, hindi na ako makikialam sa desisyon niyo. Nilipat ni Lorna ang tingin sa anak niya. May awa sa mga mata. Halata niyang may problema sa pakikitungo ng mga magiging biyana nito. Nang magkaroon ng tsansa ang magkasintahan na mag-usap nang silang dalawa lang habang nasa kusina ang mga magulang at sila sa may hardin, niyakap ng masuyo ni Simone ang nobya. Ayos ka lang? Mukhang matamlay ka. Sabi nito. Ayos lang naman ako. Medyo nalulungkot lang kasi parang masama pa rin ang loob ni Mama. Pasensya na kayo ah. Sagot ni Chloe. Huwag mong isipin yun. Ayos lang naman ako. Naiintindihan ko kahit ng parents ko ang nararamdaman ng mama mo. Basta ito ang tatandaan mo. Mahal kita at hinding-hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak natin. Hinaplos ni Simone ang tiyan ni Chloe. Mahal din kita, Simone. Bumalik na nga sa apartment si Chloe. Nag-uumpisa na nga rin siyang maglihi. At talagang naging matakaw at topake nito ng mga sumunod na buwan. Simone, tumataba na ba ako? Tanong niya sa isang gabi pagkatapos ng hapunan. Hindi masyado, mahal. Sagot ni Simone na ikinainit ng ulo ni Chloe. Hindi masyado, so tumataba nga ako. Nagulat naman si Simone sa pagsigaw ng nobya. Eh bakit ka sumisigaw? Mataba na ako eh. Baby, sorry na. Maganda ka pa rin naman ah. Paglalambing pa nga ni Simone. Bahala ka dyan, matutulog na ako. At natulog nga si Chloe na nagpupuyos ang kalooban. Samantala si Simone naman ay naiwang gising, mahihiwagaan sa nobya. Iba talaga ang emosyon ng buntis. Kinabukasan nagising si Chloe sa mabangong amoy ng bagong baked na cookies. Pumangon siya at sinunda ng pinanggagalingan nito. Nakita niya si Simone sa kusina na hinahango ang cookies mula sa oven. Ano yan? Tanong niya. Nag-angat ng tingin si Simone. Peace offering? Maamo ang mga mata nito na tinignan siya. Kumuha nga siya ng isang cookies na tinignan to. Napatawad mo na ba ako? Paglalambing nga ni Simone. Ayaw mo? Eh di wag, binabawi ko na. Kunwari galit na sabi ni Chloe at tumalikod na. Hoy, ito namang buntis na to, napaka mainitin ng ulo. Ito na, sa'yo na lahat ng cookies, mahal na prinsesa. Kainin mo kahit gaano karami ang gusto mo. Lihim na napangiti si Chloe. Tuwing may pagtatalo ang dalawa at nagbati na nga sila, ay laging may peace offering si Simone. Oo, si Simone lang kasi never naman nagbaba ng pride si Chloe para unang makipagbati sa kanya. Pinilit itago ng dalaga ang ngiti at muling humarap kay Simone. Okay, mapilit ka eh. Nakatitig nga siya sa cookies na ginawa ni Simone. Kung hindi lang siya nag-iinarte ay kanina pa niya ito sinunggaban. Kapag hindi ito masarap, hindi kita patatawarin ha. Sabi pa nga nito at tinaansan ng kilay ang binata. Kumuha ng isang cookie si Chloe. Gaya ng inaasahan, masarap nga ito. Magaling kasing magluto si Simone at mag-bake. Kabaliktara ni Chloe. So, kamusta? Tanong nga ni Simone. Pwede na. Pagpapakipot ni Chloe. So, bati na tayo.
Sabay yakap nga sa likuran ng babae. Oo na, sabi nga ni Chloe at hinalikan pa nga siya ni Simon. Wala ka bang sasabihin? I'm sorry. Sabi na nga lamang nito. Naging okay naman pagkatapos nilang aminin ang pagbubuntis ni Chloe. Dumating na nga rin ang araw ng graduation nila. Medyo malaki na ang tiyan ng dalaga kaya hindi na nga siya nakapagmarcha. Mula noon ay naging abala na nga si Simon sa kumpanya ng pamilya nito. Siya na kasi ang itinalagang bagong CEO. Masaya ang naging pagsasama ng dalawa sa paglipas ng mga panahon. Sa katunayan, nagpaplano na nga silang ikasal na gaganapin pagkapanganak ni Chloe. Kaso nga lang, may trahedyang biglang dumating sa buhay ng magkasintahan. Gaya nga ng mga nangyayaring hindi natin inaasahan sa buhay. Nasaan ka na ba, Simon? Pabalik-balik na naglalakad sa sala si Chloe habang tinatawagan ng nobyo. Mag-aalas 12 na nga ngunit hindi pa ito umuwi. Hindi rin sumasagot sa tawag o text niya. Kaya naman nag-aalala na si Chloe. Ilang minuto siyang naglalakad pabalik-balik nang biglang sumakit ang tiyan niya. Nang yumuko siya, nakita nga niyang basa ang kanyang maternity dress at ang sahig. Pumutok na pala ang panubigan niya. Dali-daling tinawagan ni Chloe ang kanyang mama dahil nga hindi makontak si Simon. Ma, manganganak na ako! Mag-isa lang sa apartment si Chloe at parang pinupunit ang katawan niya sa sakit na nararamdaman. Hindi na nga niya mahihintay ang mga magulang niya. Kailangan na niyang pumunta sa ospital. Hirap na naglakad palabas si Chloe ng apartment at pumara na nga ng taxi. Nang nasa delivery room na nga, halos mag-agaw buhay si Chloe sa panganganak. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas na natitira para mailuwal ang anak. Nang sa wakas ay lumabas na nga ito at narinig ni Chloe ang pag-iyak ng sanggol na wala ng malay ang dalaga sa sobrang pagod. Nang magising si Chloe, ay nasa isang pribadong silid na siya. Ang mama niya ang una niyang nakita. Sinubukan bumangon ni Chloe ngunit pinigilan siya ni Ines. Huwag ka munang bumangon. Sabi nga nito, Ma, nasaan ang anak ko? Tanong nga ni Chloe sa ina. Pero, nag-iwas ng tingin sa Ines at pinahid ang gilid ng mga mata. Kumabog ang dibdib ni Chloe sa sinagot ng ina. Anak, I'm sorry. Wala na ang baby mo. Hindi niya kinaya. Naluluha na nga si Chloe. Hindi. Hindi, Ma. Naririnig ko pa yung iyak niya bago ako natulog, Ma. Sabihin mong hindi totoo yung mga sinabi mo. Humagulgal nga si Chloe. Pinilit pa nga niyang bumangon. Hindi iniindang sakit na nararamdaman sa kanyang baba ng katawan. Umagos ang luha ni Chloe hanggang sa ingay ng paghagulgol niya lang ang naririnig sa buong silid. Hindi ako naniniwala, Ma. Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Sigaw nga niya. Mula noon ay lagi na ngang tulala si Chloe. Gusto man niyang makaramay si Simon, pero nagtataka siya dahil wala ito. Hindi niya makontakt at sinabi ng mama niyang umalis na daw ito papunta ng ibang bansa at nabalita ang hindi na ito babalik. Isang araw, habang nakatanaw sa labas ng bintana si Chloe, nilapitan siya ng ina. Anak, baka ito na ang paraan ng Panginoon na ilapit ka sa kanya. Siguro, all this time tama ako na mas makakabuti kung isuko mo na lang ang sarili mo sa kanya at pumasok ka na lang sa kumbento. Walang buhay na tumanguna nga lamang si Chloe dahil pakiramdam niya, wala namang saysay ang kanyang buhay. Nawala lang naman ang dalawa sa mga taong pinakamamahal niya. Iniisip na baka nga pinarurusahan siya dahil hindi niya tinupad ang kagustuhan ng kanyang ina na maging madre siya. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Tanong ng kaibigan niya ang si Nicolo. Kasama itong naghatid sa kanya sa kumbento at mas umiiyak pa nga ito kaysa sa mga magulang niya. Oo, Nick. Baka ito talaga ang tadhana ko. Sagot na nga lamang ni Chloe. Naninibago si Nicolo sa kaibigan. Dati,
Napakasigla nito at maarte. Ngunit ngayon ay tahimik na ito at laging seryoso. Nagbago nga siya. "Sure ka? Hindi ka na makakatikim ng luto ng Diyos?" bulungan ni Nicolo. Iniiwasang marinig ng mga magulang ni Chloe ang sinabi. Bahagyang natawa si Chloe. "Ikaw talagang bakla ka. Kung ano-anong iniisip mo." "Oo, sure na ako." "E paano kung bumalik siya?" tanong nga ni Nicolo. Natahimik si Chloe sa tanong ng kaibigan. Alam niya, nasisimon ang tinutukoy nito. "Wala naman na siyang babalikan. Sige na, papasok na ako sa loob. Ingat kayo pa uwi ah." Kumaway na nga si Chloe bago pumasok sa loob ng kumbento. End of flashback. Sa kasalukuyan naman, "Nandiyan na po si Father," sabi ng isang sakristan na nakapagpabalik sa realidad kay Chloe. "Ha? O sige, sabihan mo ang magpapabinyag, susunod na rin ako." Inayos ni Chloe ang suot na abito bago bumalik sa loob ng simbahan. Nang makalapit sa altar, ay doon niya nakumpirma na ang dati nga niyang nobyo ang tatay ng batang bibinyagan ngayong araw. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Chloe nang maalala ang dapat sana'y anak nila ni Simon. Ngunit iniwan siya ng lalaki noong kailangan niya ito. Pero ngayon mayroon na nga itong sariling pamilya. Pumikit nang mariin si Chloe at nagdasal. "Patawad po. Alam kong mali ang inaiisip ko at ang maingit." Magmula nga nang pumasok sa simbahan si Chloe, mas naging sobrang malapit nga siya sa Panginoon. Ito ang nagbigay ng tatag sa kanya sa kabila ng mga hindi magandang nangyari sa buhay niya. Pinilit na pagsawalang bahala ni Chloe ang nararamdaman. Noon lamang nagtaas ng tingin si Simon at napahinto nang makita ang dating nobya. 3 taon. 3 taon na ang lumipas ngunit hindi man lang nagbago ang kagandahan nito. Mukha pa rin itong anghel. At nasasaktan man, aaminin ni Simon na bagay rito ang suot na abito. Ipinagpalit siya nito at ang kanilang anak sa bokasyon. At mahirap man, tinanggap ito ni Simon. Hindi niya binati ang dalaga na parang magkakilala sila. "Nasaan ang ina ng bata?" tanong ng pare. "Wala ho, Father. Ako lang ang nagpapalaki sa bata," sagot ni Simon. Napatitig si Chloe rito at sa batang hawak ni Simon. Nag-umpisa ang binyag at nang banggitin ng pare ang birthday ng bata, kinabahan si Chloe. 3 taon na ang bata? Ibig sabihin ba ay..." Umiling-iling si Chloe. "Imposible. Ang sabi ni Mama, wala nang anak ko." Kinakabahang pagkausap niya sa sarili. Pero paano kung tama ang naiisip niya? Pagkatapos ng binyag ay noon lang nilapitan ni Simon si Chloe. "Kamusta ka na?" tanong niya rito. "Ah, okay lang," kabadong sagot ni Chloe. Hindi inaalis ang tingin sa batang hawak ng dating kasintahan. "Nasaan ang asawa mo?" tanong nga niya. Ngumiti si Simon. At ibinaba ang nagpupumilit bumaba na anak. "Wala akong asawa. Alam mo naman kung anong nangyari, diba?" Nagtatakang tanong ni Chloe habang nakakunot ang noo. "Ha?" Pero sabi naman ni Simon, "Magmula nang pinili mong magsilbi sa Panginoon at talikuran kaming anak natin, hindi ko naisipan kailanman ang tumingin sa iba." Nalilito ngayon ang babae. "Teka, anong sinasabi mo?" gulat na tanong ni Chloe. Napayuko siya nang hilain ng maliit na batang lalaki ang laylayan ng kanyang abito. "Anong tinalikuran?" sabi nga nito pagkatapos magtama ng kanilang mga mata ng kanyang anak. Kumunot ang noo ni Simon. "Hindi ba pagkatapos ng aksidente?" "Aksidente?" Mabuti na lang at nasa labas nga sila ng simbahan dahil napapalakas nga ang boses ni Chloe. "Sinong aksidente?" "Ako. Teka, bakit parang wala kang alam?" Nagtatakang tanong na nga ni Simon this time. Umiling nga si Chloe. "Wala talaga.
Ano bang sinasabi mo, Simon, ha? Kung nag-iimbento ka para makawala sa kasalanan mo, pwede bang wag mo na lang ituloy? At itong batang to, sinasabi mo bang? Oo, Chloe, siya ang anak natin. Napatakip ng bibig si Chloe sa gulat habang tinitignan ang batang nilalaro ang kanyang abito. Saktong nagtaas ito ng tingin at nginitian siya. Mabilis na nangilid ang luha ni Chloe. Anak? Anak ko ang batang to? Pero paano? Hindi ba? Pinabigay mo siya sa akin dahil napagtanto mong mas gusto mo palang magmadre. Takang tanong ni Simon. Napailing-iling si Chloe. At yumuko upang kargahin ang batang anak pala niya. Niyakap niya ito ng mahigpit at humagulgol. Ang alam ko na matay ang anak natin pagkatapos kong ipanganak. Ano? Paano naman mangyayari yon? Takang tanong ni Simon. Sabi ni Mama! Ang Mama! Siya ang may pakana ng lahat? Tila napagtanto nga ni Chloe kung ano ang nangyari. Pinalis ni Chloe ang luha at ibinigay ang bata kay Simon. Hawakan mo muna siya. Hintayin niyo ako dito, mag-uusap tayo. Matapos tumango ni Simon, ay dumiretso sa opisina si Chloe. Tumawag siya sa kumbento. Mother Superior, mukhang hindi na ho ako tutuloy sa pagiging madre. Sabi naman sa kabilang linya, ha? Bakit naman, Sister Chloe? Malapit ka ng maging ganap na madre. Ay, ngayon ka pa hihinto? Takang tanong nga ng madre. Huminga ng malalim si Chloe. Mother Superior, mayroon ho akong anak. Ngayon ko lang po nalaman na buhay pala siya. Natahimik si Mother Superior sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali ay sabi nito, kung ganun, wala na tayong magagawa. Kailangan mo ngang lumabas ng kumbento. At kung anong sinasabi ng pulso mo na gusto mong gawin yun ang sundin mo, maiintindihan niya ng nasa itaas. Magtiwala ka lang, sabi nga ni Mother Superior. Dagdag pa nga nito, maaari ka pa rin namang magsilbi sa simbahan kahit hindi ka na madre. See you around, Chloe, sabi nga nito. Pasensya na ho, Mother Superior, at salamat. Hinubad ni Chloe ang abito at nagbihis ng kaswal na damit. Nilibot niya ang tingin sa opisina ng simbahan bago lumabas. Nagdasal siya sa simbahan bago bumalik sa kung nasaan ang magaman niya. Mag-usap tayo, sabi niya kay Simon. Bakit nagpalit ka ng damit? Tanong nito. Mamaya ka na magtanong. Okay, sige. Pwede bang doon na tayo sa bahay namin mag-usap? Sabi nga ni Simon at tumango si Chloe. Sige, akin na ang anak ko. Binuhat nga ni Chloe ang kanyang anak at labis na galak ang nararamdaman niya. Para bang ang namatay niyang kalooban ay nabuhay muli matapos ang 3 taon. Ang akala ni Chloe ay sa bahay ng mga magulang ni Simon sila magpupunta, ngunit bago ito. Malaki ito, malawak na moderno ang disenyo. Binili ko to last year, sabi ni Simon. Na para bang nabasa ang tanong sa isip niya. Upo ka muna, may gusto ka bang inumin? Masuyong tanong ni Simon. Umiling si Chloe. Huwag ka nang magpalapa. Sige, ibababa ko lang sa kwarto si Mikael, nakatulog sa biyahe. Nakangiting paalam ni Simon. Umakyat si Simon sa second floor habang naiwan si Chloe sa sala. Nilibot niya ang paningin. Mayroon siyang nakitang picture frames kung saan puro sina Simon at Mikael ang laman. Hindi maiwasan ni Chloe na maluha. 3 taon. 3 taon ang ninakaw sa kanya para makasama ang mga taong mahal niya. 3 taon siyang naniwala na hindi naman pala totoo. Ilang saglit pa ay nakabalik na nga si Simon. So, saan tayo magsisimula? Anito. Sa sinabi mong aksidente. Seryosong sagot ni Chloe. Tumango si Simon. Noong gabing nanganak ka, naaksidente ako. Nawalan ng preno ang sasakyan ko. Ilang buwan akong walang malay. At nang magising ako, ikaw. Ikaw ang una kong hinanap. Pero sinabi sa akin ni Mommy na nagpunta ang mama mo para ipaalam na ayaw mo nang ituloy ang relasyon natin. At ibinigay mo ang anak natin dahil papasok ka sa kumbento para tuparin ang pangarap mo
at pangako mong magmadre ka. Ha? Naiiling nga na sabi ni Chloe. Wala akong sinabing ganyan. At hindi ko alam na naaksidente ka. Ang sabi ni Mama, hindi kinaya ng anak natin kaya namatay ito pagkapanganak ko. Hinintay kitang damayan ako pero sabi ni Mama, pumunta ka. Pumunta ka na raw sa ibang bansa at hindi na babalik pa. Sabi ni Chloe. Napatango naman ang lalaki sa makatuwid. Hindi na natapos pa ang sasabihin at tumango si Chloe sa gustong iparating ni Simon. Sa makatuwid, nagsinungaling si Mama. Ipinilit niya ang gusto niyang maging madre ako kahit ang kapalit nun ay ang masaktan tayo at mawalay ako sa inyo ng anak ko. Umiiyak na sabi ni Chloe. Lumapit si Simon at hinaplos ang likod nito. Nasaan na sina Tita Inez? Umiling ang babae. Wala na si Mama. Namatay na siya nung nakaraang taon lang. Si Papa naman nasa ibang bansa at may sarili ng pamilya. Naghiwalay sila ni Mama. Di katagalan pagkapasok ko ng kumbento. Sabi ay maraming hindi pagkakaunawaan. Marahil, isa ito sa mga dahilan. Hindi ako makapaniwalang nagawahin sa akin ni Mama. Hindi man lang niya naamin sa akin bago siya nawala. Pilit siyang pinatatahan ni Simon. Sigurado akong pinagsisisihan niyo ni Tita. Huwag ka na sanang magalit sa Mama mo. Bakit akong sinasabihan mo niyan? Hindi ba dapat ikaw ang magalit? Napatango ang lalaki. Aaminin ko, nakaramdam ako ng galit nung una. Sino ba namang hindi magagalit sa nangyari? Iniwan mo kami ng anak natin pero ano naman ang magagawa ko, diba? Ipinagpalit mo kami. Sa Panginoon, anong laban ko sa kanya? Sabi ni Simon. Medyo natawa si Chloe sa sinabi ni Simon. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Palabiro ka pa rin. Wala namang nagbago, Chloe. Kahit 3 taon kang nawala sa buhay ko, walang nagbago. Tila may gustong ipahiwatig si Simon, ngunit nag-iwas ng tingin. Ako naman ang magtatanong. Bakit hindi mo suot ang abito mo? Tanong niya. Hindi na ako magmamadre. Sagot naman ni Chloe na ikinagulat nga ni Simon. Ha? Bakit? Anong bakit? Simon, may anak ako. Hindi pwede. At saka hindi naman talaga ito yung plano ko dati pa. Si Mama lang ang may gusto nito. Ang gusto ko, maging ina sa anak ko. Hindi naman sa sinasabi ko na ayaw akong magsilbi sa Diyos. Pero naniniwala akong maiintindihan niya ako at magagawa ko naman siyang pagsilbihan sa iba pang paraan. Kung ganun, mamumuhay ka na ulit ng normal? Tila nakaramdam ng tuwa si Simon, ngunit tinago niya ito. Masyado pang maaga para magpakita ng romantic actions. Kagagaling pa lang ng babae sa kumbento, maaaring mailang pa ito. Maaari. Seryosong sagot nga ni Chloe. Nagtagal pa ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa napansin ni Chloe ang oras. Nagdidilim na pala. Mauna na ako. Iatid na kita, sabi ni Simon sabay tayo. Huwag na. Kailangan ka ni Mikael dito. Mayaya naman si Mikael. Sagot nga ni Simon. Mapilit ka eh. Inihatid nga ni Simon si Chloe sa bahay ng mga magulang nito na ngayon ay bakante na. Okay ka lang ba ditong mag-isa? Concerned na tanong ni Simon. Oo naman, sabi ng babae. Bago pumasok sa bahay ay nilingon ni Chloe si Simon. Simon, pwede ko bang mahiram ang anak ko minsan? Gusto kasi siyang makasama. Tumango ang lalaki. Oo naman. Kung gusto mo, doon ka na sa bahay tumira para lagi kitang kasama. Lagi mong makasama ang anak natin. Napakamot ang ulo ni Simon nang madulas nga sa sinabi. Napangiti naman si Chloe. Salamat, pero okay na ako sa pagbisita lang. Sige, mauna na ako ha para makapagpahinga ka na, sabi nga ng lalaki. Nagulat naman si Chloe nang bigla nga siyang halikan nito sa pisngi at yakapin. Pero sa totoo lang, na-miss ni Chloe ang yakap at halik ni Simon. Nagpasalamat nga ito. Kinabukasan ay inasikaso agad ni Chloe ang pagbitaw sa kumbento. Hindi man niya lubusang ginusto ang pagpasok dito
napamahal rin naman siya kahit papaano. Alam niya na ito ang gusto ng Panginoon na gawin niya, kung ano talaga ang sinisigaw ng puso niya. Piliin kung ano talaga ang makakapagpasaya sa kanya, as long as wala namang natatapakang tao o nasasaktan. Naniniwala siya na tama ang sinabi ni Mother Superior na makakagawa pa rin siya ng mga mabubuti na gusto ng Panginoon kahit hindi nga siya magsilbi sa simbahan. Pwede pa rin siyang magsilbi sa simbahan kahit hindi siya madre. Lord, pangako kong magsisilbi ako sa iyo sa ibang paraan. Hayaan mo na po sana akong makasama ang anak ko, ang pamilya ko. Madamdaming sabi nga nito. At para bang sinagot ng Panginoon ang kanyang dasal. Habang nag-aabang ng sasakyan pa uwi ay may nakita nga siyang jeep na may nakasulat na walang mali sa pagpiling maging masaya. Muling naluha si Chloe ngunit may ngiti sa mga labi niya. Pakiramdam tuloy niya, nagkaroon nga siya ng go signal ng nasa itaas. Kahit kailan talaga. Napakabait niya sa atin, sa isip-isip nga ni Chloe. Tahimik siyang nagpasalamat sa Diyos bago sumakay ng taxi. Imbes na sa bahay nila ay dumiretso nga siya sa bahay ni Simon. Akala ko bukas ka pa bibisita, sabi nga ni Simon nang pagbuksan niya ng pinto si Chloe. Hindi na ako makapaghintay ng bukas eh. Gusto ko nang makita ang anak ko, excited na ako. Sorry pero nakaabala ba ako? Bahagyang nahiya si Chloe sa biglang pagsulpot. No, of course not. Hindi ka kailanman magiging abala sa akin. I mean, sa amin ni Mikael. Kaso nga lang paalis kami. Para bisitahin sila mami, buti at naabutan mo nga kami. Alis kayo? Naku, sorry, babalik na lang ako sa ibang araw kung ganun. Ayaw mo bang sumama? Nabanggit ko na rin naman kila mami ang sitwasyon at gusto ko rin nilang makita, excited sila, sabi nga ni Simon. Natigilan si Chloe at nag-isip. Tatlong taon na nga niyang hindi nakikita sila Tita Lorna at Tito Arman. Kalaunan ay tumango si Chloe. Wala naman sigurong masamang bumisita at kumustahin niya ang mga magulang ni Simon. Tutal, maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kanya noon. Magkakasamang nagpunta sina Simon, Chloe at ang anak nilang si Mikael sa bahay nila Lorna para silang isang buo at masayang pamilya. Tuloy kayo, Chloe! Anak, long time no see! Agad niyakap ni Lorna si Chloe na parang tunay niya itong anak. Napakalambing nito at ramdam na ramdam ni Chloe ang pagmamahal ng isang ina mula dito. Kamusta po kayo, tita? Excited din naman na tanong ni Chloe. Naku, mabuti naman, sinabi na sa akin ni Simon ang nangyari. I'm so sorry, iha. And I'm so sorry for your loss. Huling beses kong nakita si Ines nung ibinigay niya sa akin si Mikael. Ilang beses kaming sumubok na bisitahin ka sa ospital pero hindi mo raw kami gustong makita. But anyway, it's all in the past. Sana payapa na ang kaluluwa ni Ines. Ngumiti si Chloe sa ina ni Simon. Salamat ho, tita. Malaki ang pasasalamat ni Chloe na hindi ito nagtanim ng galit sa kanya o sa kanyang ina matapos ang nangyari. Tinanaw ni Lorna ang anak na si Simon na masayang nakikipaglaro kay Mikael. Alam mo, iha, nahirapan ng husto si Simon nung simula. Ilang beses niyang sinubukang puntahan ka sa kumbento pero uuwing lasing at umiiyak. Lagi niyang sinasabi na dapat kanyang suportahan sa gusto mo. Sa kung ano talaga ang makakapagpasaya sa iyo kahit sobrang nasasaktan na siya. Na kailangan niyang maging masaya para sa iyo kahit ang ibig sabihin ay ikakawasak niya ang desisyon mo. Dahil doon, parang hinaplos ang puso ni Chloe pero may kaunting tusok yun. Naluha si Lorna habang nagsasalita. Ganon din si Chloe. Bilang ina, nasaktan akong makita na nagkagano ng anak ko pero hindi ko kailanman naisip na magalit sa'yo o sa pamilya mo. Sinasabi ko lang to ngayon dahil gusto kong malaman mo kung gaano ka kamahal ng uniko iho ko. At never kang nawala sa puso niya. Never yung tumingin sa iba. Never nakipag-date. Nilingon ni Chloe ang kanyang magama. Hindi naman manhid si Chloe. Ramdam niyang
Mahal pa rin siya hanggang ngayon ni Simon. At alam niya sa sarili niya na hanggang ngayon ay ito pa rin ang laman ng puso niya. Matapos maghapunan ay umuwi na nga rin sila, Simon. Ihahatid na muna kita, sabi nga nito sa babae. Idiretso mo na sa bahay mo at tulog na tong si Mikael. Kalong-kalong kasi ni Chloe ang anak sa likod ng sasakyan. Makikitulog na lang muna ako sa inyo, kung okay lang, sabi nga ni Chloe. Nabigla si Simon at napapreno ng narinig. Ang sinabi nito, ano? Tanong niya. Bakit naman gulat na gulat ka? Mag-ingat ka nga at may kasama tayong bata. Sita ni Chloe at napa-irap pero napangiti siya ng bahagya. Sorry, nagulat lang ako pero siyempre naman pwedeng-pwede ka doon matulog. Sabi ko nga kahit tumira ka na dun eh. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Simon habang malawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Pag-iisipan ko, sabi muli ni Chloe na napapreno ulit si Simon. Inis na nga na pinagalitan ito ni Chloe. Dahil sa natutulog na anak, ayaw niyang magising. Simon, ano bang klaseng pagmamaneho yan? Pautol-utol naman na sabi ni Simon. Pasensya na, hindi ko lang in-expect na sasagot ka ng ganun. Namamawis bigla ang kamay ko. Bakit ba ang init dito? Iiling-iling na napangiti si Chloe. Paano namang iinit? Eh ang lakas kaya ng aircon. Ayusin mo ang pagdadrive. Yes, bossing. Di kalaunan ay nakapagdesisyon na nga rin si Chloe na lumipat sa bahay ni Simon para mas maalagaan nga ang anak nila. At mas makabawi nga sa mga nasayang na taon na dapat magkasama sila. Para na rin sa sariling kagustuhan na makasama ang lalaking mahal niya. Tao po! Kasalukuyan niyang kalaro ang anak sa sala nang makarinig ng matinis na boses. Nagulat si Chloe nang lingunin ang pinto. Nakita niyang nakatayo roon si Simon kasama ang matalik na kaibigan ni Chloe na 3 taon na nga niyang hindi nakita. Napatayo siya at tinakbo ang distansya sa pagitan nila. Nicolo! Tilinga niya. Niyakap niya ang kaibigan na agad naman siyang niyakap pabalik. Bakla ka? Sobrang saya ko! Naluluha nga sa tuwa si Chloe. Si Simon ang kumontak sa akin at sinabing nakalabas ka na ng kumbento. Ano na bakla? Akala ko ba wala na siyang balikan? Natatawa pang asar nito. Nicolo naman, ang bunganga mo hindi ka pa rin nagbago. Bulong nga ng babae. Biro lang, naikwento na sa akin ni Simon ang nangyari. Bumaling si Chloe kay Simon at wala sa sariling niyakap ito. Salamat. So, nagkabalikan na nga kayo. Pangiintriga nga ni Nicolo. Taas pa ang kilay. Mukhang nagladlad na ito. Hindi pa. Narinig mo yun, Simon? Hindi pa. So may pag-asa pa. Sabi nga ng lalaki. Parang nabuhayan ng loob si Simon. Yakapin mo na nang yakapin si Chloe ngayon. Kapag asawa ko na siya, bawal na yan. Kahit pabading ka, seloso pa rin ako. Pabirong sabi nga ni Simon. Nagtawa na naman sina Chloe at Nicolo. Magbibihis muna ako. Diyan na muna kayong dalawa. Sabihan niyo lang si Manang kapag may gusto kayong ipaluto. Salamat, Papa Simon! Malanding wika ni Nicolo. Tinapik naman ni Chloe ito sa braso. Nang umakyat na nga si Simon ay doon na nga nagsimulang magtanong si Nicolo. So ano na nga, pakla? Kalalabas mo lang, humaharot ka na kaagad. Hoy, wala akong ginagawang masama, bakla ka. Depensa ni Chloe. Wala pa, pero may balak kang makipagbalikan, no? Kung may chance, why not? Kinikilig naman na sabi ni Chloe. Natawa si Nicolo. Ganon din si Chloe. Bumalik na nga ang best friend ko, sabi pa nga nito. Nakakapanibago pa rin para kay Chloe ang buhay pagkatapos lumabas ng kumbento. Parang panibagong simula. Pero pakiramdam niya, nabunutan siya ng tinik sa puso. Lalo at wala pa siyang ibang ginagawa kundi alagaan ang anak niya ngayon. Nagbabasa siya sa study room nang pumasok bigla si Simon. Anong ginagawa mo? Kalmadong sabi nito. Ngumiti sa kanya si Chloe. Ah, nagbabasa lang. Iniisip ko kung ano bang gagawin ko ngayon. Lumapit si Simon para silipin ang binabasa ni Chloe at halos magdikit na nga ang kanilang mga pisngi.
panahon na para gawin mo ang totoong gusto mo. Susuportahan kita. Namin ni Mikael. Parang nag-init ang puso ni Chloe. Sa narinig, bumaling siya kay Simon at tinitigan ang mukha nito hanggang sa hindi na nga niya napigilan ang sarili at hinalikan nito sa pisngi na ikinagulat ni Simon. Para saan yun? Tanong ito. Para sa... Pasasalamat! Dahil hindi ka nagalit sa akin at nakahanda ka pa rin suportahan ako. Hinalikan naman ni Simon si Chloe sa labi. Para sa naman yun? Reklamo ni Chloe. Ninakawan mo ako ng halik eh. Binawi ko lang kasama ang interes. Pili ang sagot nga ni Simon. Tumikim si Chloe para itago ang kilig na nararamdaman. Gusto mo bang magpinta? Tanong ni Simon. Graduate ng kursong Fine Arts si Chloe. Pangarap niyang maging isang sikat na pintor noon pa lang. Kaya ko kaya? Tila walang kumpiyansa sa sarili na tanong ni Chloe dahil 3 taon siyang hindi nakahawak ng paintbrush. Bakit naman hindi? Chloe, nandito ako, susuportahan kita. Babawiin natin ang mga nawala sa'yo sa nagdaang mga taon. Halika, sumunod ka sa akin. Hindi nagaksaya ng oras si Simon at dinala niya sa painting room si Chloe. Kumpleto sa gamit ito mula sa pintura, brush at mga canvas. Bakit pala may painting room ang bahay mo? Tanong ni Chloe. Hindi ko rin alam eh. Siguro kasi alam ko mag-ilusyon na balang araw babalik ka sa amin. Natawa si Simon. Bumalik nga ako. Napaseryoso si Simon sa narinig. Oo, at hindi na ilusyon lang. Salamat, Chloe. Sa mga lumipas na araw ay ang anak at pagpinta ang pinagkakaabalahan ni Chloe. Kasalukuyang nakapangalumbaba sa harapan niya si Simon sa painting room. Sinusubukan niya itong iguhit. Nadidistract ako, sabi niya sa isip. Wag mo na akong titigan ng ganyan, sabi nga ni Chloe habang namumula nga ang kanyang mga pisngi na parang teenager na kinikilig. Naalala niya nung mga kolehiyo pa lamang sila kung paano sila maglambingan. Bakit naman? Tanong ni Simon. Anong bakit? Nagtanong ka pang kumag ka. I'm trying to sketch your face pero nadidistract ako dahil sa'yo. Inirapan nga siya ni Chloe. Nadidistract ka kasi sobrang pogi ko, no? Mumisi si Simon, natutuwa dahil bumabalik na ang pagiging masigla at taklesa ni Chloe gaya ng dati. Kasing kapal ng mukha mo tong kahoy na to. Umagalpak ng tawa si Simon. Hindi makapal ang mukha ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Kumindat pa nga siya. Ewan ko sa'yo. Inirapan lang siya ulit ni Chloe. Eh ano naman kasi ang gusto mong gawin ko? Kung di ako titingin sa'yo, eh baka duling ang kalabasan ko dyan. Sa iba ka tumingin, sabi nga ni Chloe. Napailing nga ito. Chloe, sambit ng lalaki. Ano? Angil niya. Banat naman ni Simon. Ang ganda mo pala, kahit nakasimangot ka. Napangiti nga ng bahagya si Chloe. Tigilan mo nga ako. Matagal ko nang alam na maganda ako. Gusto tuloy kitang ikis ngayon. Ngumuso pa nga ang lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Chloe. Parang biglang uminit ang mga pisngi niya. Can you please shut up? Kung ano-anong sinasabi mo dyan, magfo-focus ako dito, huwag kang magulo. Kunot na kunot ang noon na sabi ni Chloe habang nagtutrowing. I'm just telling you what I want to do. Nagtaas pa ng kilay si Simon. Wala ka bang gagawing trabaho? Iniwas na lang ni Chloe ang topic. Wala, sagot ni Simon. Wala akong matinong matatapos ito. Tama na nga, ibang subject na lang ipipinta ko. Pagsuko ni Chloe dahil sobrang kinukulit siya ng lalaki. Pero gusto ko ako ang una. Ngumuso si Simon na parang batang nagmamaktol. Pag-iisipan ko, pagpapakipot naman ni Chloe. Nang mga sumunod na araw, napapadalas ang pag-uwi ni Simon ng maaga. Oh, wala pang alas 5 ah. Bakit nandito ka na? Tanong ni Chloe. Nilapitan siya ni Simon at pinunasan ang pintura na nasa ilong niya. Ako naman ang may-ari ng kumpanya, don't worry. Tinaasan siya ng kilay ni Chloe. Yumayabang ata tayo ah. Napangiti si Simon. Sabay hinaplos ang magkabilang pisngi ni Chloe. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tsaka, ganito pala ang paharamdam.
kapag may mag-inang naghihintay sa bahay. Umuuwi rin naman ako ng maaga dati para kay Mikael pero ngayong nandito ka, halos hindi ako mapakali sa opisina. Iniisip ko kung pag-uwi ko nasa bahay ka pa rin ba o wala ka na naman at iniwan mo na kami. Medyo malungkot na sabi niya. Ibinaba ni Chloe ang hawak na paintbrush at seryosong tumingin kay Simon. Hindi naman ako mawawala. Saan naman ako pupunta? Eh baka ipagpalit mo na naman kami. Lord, sorry po, hindi ko kayo pinariringan na. Pagbibiro pa nga nito. Ngumisi si Chloe. Ipagpapalit, ngayon pang may anak tayo. Hinding-hindi ko ipagpapalit, si Mikael. Napakunot noo si Simon. Eh paano ako? Tila nagtatampong sabi ni Simon kunwari. Pinisil ni Chloe ang magkabilang pisngi nito. Ikaw? Dapat ba kasali ka? Aba, syempre. Buy one take one na kami ni Mikael, no? Dito na nga ako sa bahay mo nakatira. Ano pa bang ikinakatakot mo? Sabi ni Chloe. Chloe, sa tingin mo ba, kung hindi nagkaroon ng problema noon, tayo pa rin ngayon? Kasal na kaya tayo ngayon? Biglang pagseseryoso. Ni Simon, napaisip naman si Chloe. Siguro, wala naman akong nakikitang rason para maghiwalay tayo eh. Kung ganoon, paano kung ano? Hinintay ni Chloe ang susunod na sasabihin ni Simon. Paano kung magpakasal na tayo? Agad-agad, kahit ngayon na. Natahimik si Chloe. Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Tanong nga ni Simon habang inilapit ang mukha sa babae at nakipag eye to eye dito. Hindi. Umiwas ang tingin ng babae. Eh kasi nga, hindi naman yun biro. Sabay iniharap muli ni Simon ang mukha nito nang hawakan niya ang baba ni Chloe. Halata mo naman siguro na hanggang ngayon, mahal pa rin kita, di ba Chloe? Never naman nagbago yon. Kahit itanong mo pa si Lord, sabi ni Simon. Nag-iwas muli ng tingin si Chloe at inabala ang sarili sa mga paintbrush. Ngunit hinawakan ni Simon ang kamay niya. Huwag mo nang iwasan ang pag-uusap na to. Ha? Hindi naman ako umiiwas sa. Chloe, look at me. Mahal kita. Ikaw ba? Mahal mo pa rin ba ako? Hawak-hawak ni Simon ang baba ni Chloe, kaya naman wala na nga siyang nagawa pa kundi salubungin ang nakakapaso nitong tingin. Mahal mo pa rin ba ako, Chloe? Pag-uulit nga nito. Ngumiti si Chloe. Sa nakalipas na 3 taon, Simon, pinilit kong kalimutan ang nararamdaman ko sa'yo. Ngunit kahit sa mga panahong dapat bawal kitang mahalin, pilit kang kumakatok sa puso ko. Niminsan, hindi ka nawaglit sa isip ko. Kahit na gustuhin kong burahin ang alaala mo, wala akong ibang minahal at balak mahalin bukod sa'yo, Simon. Hindi pa tapos magsalita, si Chloe nang hagkan siya ni Simon sa labi. Napapikit si Chloe at sinabayan ng paggalaw ng labi ng lalaking matagal na nga niyang ninamahal. Binuhat siya ni Simon at tinabig ang lahat ng nakapatong sa lamesa gamit ang isang kamay, tsaka siya inupuro ni Chloe. Mahigpit ang yakap niya dito, ngayong nasa piling na nga niya ulit ang dalaga. Hinding-hindi na nga siya papayag pang makawala ito ulit sa kanya. Makalipas ang 1 taon, unti-unti nang natutupad ang pangarap ni Chloe na maging isang tanyag na pintor. Sa katunayan ay ngayong araw ay unang exhibit niya. Paano ba naman kasi? Todo suporta nga sa kanya ang kanyang nobyo at ang kanyang anak. Naging motivation nga nilang dalawa. Kinakabahan ako, bulong ni Chloe habang inaayusan siya ng kaibigang si Nicolo. Huwag kang malikot, tutusukin ko yung mata mo, sige. Sitanga sa kanya nito dahil nahihirapan itong lagyan siya ng eyeliner. Sorry, eh kasi naman. Relax ka lang, girl. Ang layo na nang narating mo, sigurado akong tuloy-tuloy na ang tagumpay mo. Napangiti ang babae. Salamat, Nicolas. Kahit busy ka, pinuntahan mo pa rin ako. Isa kang doktor pero heto, tinayusan mo ko. Sabi ni Chloe sa kaibigan. Ano ka ba? Wala yun. Para saan pa ang pagiging bakla ko kung hindi kita matutulungan sa ganitong bagay, diba? Natawa si Chloe sa sinabi nito. Para ka talagang ewan, Nicolo,
Basta salamat. Kung meron ka dapat pasalamatan, yun ang sarili mo. Pasalamatan mo ang sarili mo dahil nagpakatatag ka sa mga panahong mag-isa ka at pakiramdam mo na wala sa iyong lahat. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil napatawad mo ang nanay mo na ginawan ka ng mali. At magpasalamat ka dahil pinili mong maging masaya. Bakla ka, huwag mo naman akong paiyakin. Bukod sa sarili ko, nagpapasalamat ako sa inyo. Lalong-lalo na sa Diyos na nasa itaas. Nang dahil sa Kanya, naging mas matatag ako. Kahit hindi ko tinuloy ang pagmamadre ko, alam kong naiintindihan niya ako. Sabi nga ni Chloe, "Ay nako, ang matured na nga talaga ng kaibigan ko." Pangaasar pa nga ng bakla. Nagyakapan pa nga ang dalawa. Maraming tanyag na pintor, artista, businessman at mga kolektor ang nagpunta sa exhibit ni Chloe. Manghang-mangha ang mga ito at hindi nagtagal sold out na ang mga paintings niya. May isa lang painting si Chloe na hindi niya ipinagbili. Ito ang unang ginawa niya. Portrait yun ni Simone kung saan napakagwapo nito. Buhay na buhay ang mga mata nito na puno ng pagmamahal dahil diretso ang tingin nito sa mahal niyang nobya. Hindi pa talaga to ipagbibili? Open for bidding ba to? Narinig ni Chloe ang bulungan ng mga babaeng nagpunta sa exhibit niya habang nag-iikot-ikot siya at binabati ang mga bisita. Pasensya na po, hindi ko po talaga to ipinagbibili. Milyon-milyon ang offer para sa painting na yon, pero lahat tinanggihan ni Chloe. Nang biglang, "Mommy!" Isang pamilyar na boses ang narinig ni Chloe. Lumingon siya at nakitang tumatakbo papalapit sa kanya si Mikael. Sa likod ay ang lolo at lola nito na nag-aalalang baka madapa ang pinakamamahal na apo. "Anak ko, napakapogi naman ang baby!" Sinalubong ng yakap ni Chloe ang anak. "Chloe, iha, congratulations!" Bati ng tita, Lorna nga niya. Ang ina ni Simone. "Balita ko na bili lahat ng paintings mo ah," sabi naman ni Tito Greg. Nakangiting nagpasalamat si Chloe. "Salamat ho, kahit ito ngang mukha ni Simone ang daming gustong bumili eh," natatawang sabi niya. "Teka, nasan nga po ba si Simone? Magmula ng magumpisang exhibit, hindi ko pa siya nakita." Nagtatakang tanong nga ng babae. Nagkatinginan sila Lorna at Greg. "Nandyan lang yun sa tabi-tabi." Bumuntong hininga si Chloe. "Yung totoo po, nagpunta po ba siya o busy sa opisina?" "Hindi naman ho ako magagalit, maiintindihan ko naman," sabi ni Lorna. "Kasabay namin siyang pumunta dito. Nariyan lang yan sa kung saan-saan, siguro may kausap," sabi nga ng ina ni Simone. "Ah, sige po." "Daddy!" Tumingin si Chloe sa anak na nakatingin sa malaking painting ni Simone na nakasabit sa pader. "Hay nako anak, akala ko pa naman nandiyan ang daddy mo." "Mommy, look!" May tinuro si Mikael kung saan nilingon nito ni Chloe. Nakita niyang naglalakad papalapit sa kanila si Simone. Para itong prinsipe na naglalakad sa bulwagan ng kanyang palasyo. "Simone, saan ka ba galing?" Imbes na sagutin ang tanong ni Chloe, lumuhod bigla sa harapan niya si Simone at inilabas ang maliit na pulang kahon. Napatutop si Chloe nang makita ang eleganteng singsing na mayroong ruby. Hindi niya inasahang magpo-propose sa kanya si Simone ngayong araw mismo sa exhibit niya. "Chloe, nung college ako, ibinigay sa akin ni Mommy ang family heirloom na ito. At sinabing kapag nag-propose ako sa babaeng papakasalan ko, ibigay ko raw to. Alam mo ba kung ilang beses kong ginustong mag-propose sa'yo nung college pa lang tayo? At nung bumalik ka, halos hilain na kita sa simbahan para pakasalan nang hindi ka na makakawala pa sa'kin. Ang hirap kasi nang wala ka. Ayoko nang maulit-ulit yon." Natouch nga ang mga tao at nakikita ang iba, naluluha pa nga. Pero meron namang iba, naghahagik-gikan dahil sa kilig. Nanonood ang mga nandun sa exhibit kila Chloe at Simone. "Pero, alam kong tatlong taon ng buhay mo, inilaan mo sa bagay na. Alam kong hindi mo ginustong mangyari pero minahal mo na rin.
dahil nagsilbi ka sa Panginoon. Sabi ko, hahayaan mo na kitang mabuhay ng malaya. Hahayaan kitang hanapin ang sarili mo at tuparin ang pangarap mong naudlot. Ngayon sa harap ng mga taong nandito, sa araw na tanda ng pagtupad mo sa iyong pangarap, sa wakas, matatanong ko na ang dati ko pang gustong itanong. Bakla ba talaga si Nicolo? Nagtawanan nga ang mga nandoon. Reklamo naman ni Nicolo na umattend din ng exhibit. Hoy! Talaga pa namang i-chismis pa ako? Sabi nga nito, kaya naman umani na naman sila ng tawanan dahil sa biro ni Simon. Biro lang pare, estemare pala. Pumaling na nga si Simon kay Chloe at nagseryoso. Mahal kita Chloe, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Mahal kita sa tag-araw, tag-ulan at tag-tuyot. Mahal kita sa lahat ng oras at kahit sa pagtulog ko, ikaw ang laman ng panaginip ko. Chloe, nakahanda akong ipagluto ka mula almusal hanggang hapunan, hindi lang dahil takot akong masunugan tayo o sumakit ang tiyan, kundi dahil gusto kong buong buhay kitang pagsilbihan, kayo ni Mikael. Hinampas ni Chloe si Simon sa braso. May luha sa mga mata, pero natawa sa linya nito. Will you marry me? Sa wakas, after nga ng mahaba-habang introduction, pagtatapos nga ni Simon sa mahabang litanya niya, sunod-sunod ang pagtangong ginawa ni Chloe. Naluluhan na rin siya. Yes, oo, papakasalan kita, Simon. Sagot nga nito. Tumayo nga si Simon. Mabilis na sinuot ang singsing sa daliri ni Chloe at tumayo. Siniil niya ito ng halik sa labi sa harap ng maraming tao. Nagsipalakpakan ng lahat, maging ang batang si Mikael na tinakpan ni Lorna ang mga mata. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Chloe ng mga oras na yon. Laking pasasalamat niya sa Panginoon na kahit hindi siya natuloy na ialay ang buong buhay para pagsilbihan nito bilang madre, ay biniyayaan pa rin siya nito ng masaya at puno ng pagmamahal na pamilya. Walang pagsidla ng saya na naramdaman ni Chloe ng mga oras na yon. Laking pasasalamat niya sa Panginoon na kahit hindi siya natuloy na ialay ang buong buhay para pagsilbihan nito bilang madre, ay biniyayaan pa rin siya nito ng masaya at buong pagmamahal na pamilya. Kaya naman nangako ito na gamit nga ang mga kinikita niya sa exhibits niya, tutulong nga siya sa mga taong nangangailangan, sa charities, sa mga baryo na nangangailangan ng suporta, sa mga bahay ampunan, at kung saan-saan pa. Magiging isa ito sa mga inspirasyon niya bukod sa kanyang masayang pamilya. Hindi man naging madali, ay hindi ininda ni Chloe lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Kahit na minsan ay umabot siya sa puntong halos questionin niya ang Panginoon dahil sa nangyari sa buhay niya, palaging pinapaalala ni Chloe sa sarili na mayroong plano ang Diyos at kung taliwas ito sa plano niya para sa sarili, dapat lamang niyang isuko ang lahat sa Diyos at sumunod sa plano nito para sa kanya. Isang bagay ang ipinangako ni Chloe sa sarili. Hindi siya tutulad sa kanyang ina na ipinilit ang pangarap sa anak. Laging uunahin ni Chloe ang kasiyahan ni Mikael. Susuportahan niya ito at gagabayan sa mga desisyon sa buhay. Bumitaw sa halik si Chloe at tinitigan ang nobyo. Mapungay ang mga mata nito na animoy nalasing sa halik ni Simon. Salamat Simon. Masuyong sabi nga ni Chloe. Para saan? Tanong naman ni Simon. Salamat sa pagmamahal. Sa pagmamahal mong hindi makasarili. Salamat sa paghihintay mo sa akin mula noon hanggang ngayon. Salamat kasi hindi mo ako sinukuan. Pinunasan nga ni Simon ang luhang tumulo sa pisngi ni Chloe. Hinaplos niya rin ang mukha nito. Ang tanging bagay na susukuan ko sa iyo ay ang pagtuturo sa iyong magluto. Pang-aasar pa nga ni Simon. Natawa tuloy ang babae kahit naluluha na nga siya, pati rin ang mga nakarinig. Simon naman! Humagalpak ng tawa si Simon sa pagsimangot ni Chloe. Biro lang. Wala akong balak sukuan ka, Chloe. Habang buhay akong nasa tabi mo, dadamayan ka sa hirap at ginawa at lagi kitang pasasayahin at pagsisilbihan. Magsisilbi rin ako at saka ang anak mo bilang inspirasyon mo sa sining.
Tutulungan kita sa lahat ng gusto mong gawin, pati sa pagtulong mo sa ibang tao. Kita mo yung painting ng mukha ko? Ang daming gustong bumili niyan. Siguro kung puro mukha ko ang ipipinta mo at ibebenta natin, mas lalo tayong yayaman tas marami tayong matutulungan pa. Alam mo, ewan ko sa'yo, ang dami-dami mong kalokohang naiisip. Sabi nga ni Chloe. Maraming bumati ng congratulations sa dalawa. Hinila naman ng batang si Mikael ang laylayan ng asul na dere si Chloe. Yumuko siya at naalala ang unang beses na hinila nito ang abito na suot niya sa simbahan. Mommy, buhat po please! Sabi nga ng bata. Ngumiti si Chloe at binuhat ang apat na taong anak na si Mikael. Nakasuot ito ng suot na katerno ng sa tatay niya. Ang cute! Pinuri naman sila ng mga tao. Sinasabing isa silang napakagandang pamilya. Nang mangalay ay kinuha nga ni Simon si Mikael sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Chloe. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti ng abot sa mga mata. Mahal kita. Bulong ni Simon. Mahal din kita. Hinigpitan ni Simon ang hawak na kamay ni Chloe. Ngayong natupad na ng babae ang pangarap nito, panahon naman na para tuparin ni Simon ang pangarap niya, ang maging asawa, si Chloe. After ng proposal na yon, sinimulan na nga ang preparasyon. Tumagal lamang ito ng 3 buwan. 3 taon na nga ang nasayang kaya hindi na nila patatagalin pa. At ngayong araw nga, dumating na ang pinakahihintay nila. Naglalakad na nga ang napakagandang si Chloe, ang mukhang anghel na si Chloe at ugaling anghel na si Chloe sa mismong aisle ng simbahan kung saan siya nagsilbi dati sa pagmamadre. Ngayon nga naiiyak siya dahil akala niya hindi na mangyayari ito sa buhay niya. Nung una diretso lang siya nakatingin sa altar, tila kinakausap ang Diyos. Sobra-sobrang pasasalamat ang sinasabi nito. Pagkatapos nga ng kanyang panalangin, tumingin naman siya sa lalaking nasa gilid ng altar na siyang mapapangasawa niya, ang pinakamamahal niyang si Simon na ngayon parang batang ang lumuluha. Nakita niya at naramdaman niya kung gaano kasinsero ang mapapangasawa niya. Nang marating na nga niyang altar, sinimulan na nga ang seremonyas. Ang lahat naiiyak nga sa pagiging intimate ng kanilang kasal. Punong-puno ng pagmamahal ang araw na iyon. Pagkatapos nga ng ilang minuto, sa wakas inannounce na nga rin ng pari na opisyal na nga silang mag-asawa. Natapos nga ang seremonya ng isang napakatamis na halik. Tumakbo naman ang anak nilang si Mikael sa harapan pagkatapos at nag-picture taking na nga sila. Masaya din sila sa reception, puno ng kulitan, games, and other intimate scenes na talaga namang nagpaiyak at nagpatawa sa mga bisita at kina Simon, Chloe at Mikael. Kontento. Ito nga, ang isang salita na masasabi nilang nararamdaman nila ngayon. Kontento na nga sila sa mga nangyayari sa buhay nila. At nangako nga sila na magiging sentro ng kanilang pamilya ang Panginoon. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Chloe at Simon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Emily Borac, Nesbeth Hanaban, Chi Sevilla, Kid, Presbyteros Rose, Freda Bulosan, Virginia Salazar, Jenjen, Romana Gorospe, Helen Morillo, Lovina Galang, Cherry, Presbyteros Rose, Merlilin, Elmadira, Antanaka, Enday Lebra, Marie Cres, Miranda, Delma, Ardoles, Asahi, Vilma, Angelina, Emily, Imelda Forteza, Angelita Rosin,
At shoutout na rin po sa lahat.